Nagkaroon ba kayo ng problema dahil lang tape nyo ganon? Sa school, may mga nagtatanong. Di ba daddy mo si Elias? Di ba ba din siya? Yung mga klase ko, naiiyak ako. Ay, why? Hindi na binabully ako. Meron akong i-aminin sa kanila. Oh my gosh. Paano pag sinabi kong meron? May anak ako bago ka. What? Ready na ba kayo to face him? Oh my God! Ayan! Ayan, oy nako, syempre pa, oh, naninibago kayo, di ba? Naninibago pa kayo dahil kasama ko ang aking mga anak dito sa aking YouTube channel. Ang Father's Day presentation ng OGDS channel. Yay! Palakpak naman dyan! Syempre kasama ko yung magaganda kong anak na hindi nagmana sa akin, kundi sa nanay nila. Oo, di ba? Ayan, syempre si Cory, ang aking pang-apat. Si Gadi ang aking pangalawa, si Erin ang panganay ko, at si Georgina ang pangatlo. At yung isa ay gising pa ba? Yeah. Si Mira. Mamaya makikita natin si Mira na makikigulo sa atin, ano? Pero syempre, hindi naman natin makakausap ng bonggang-bongga si Mira dahil 3 years old pa lang si Mira. So, Father's Day presentation ito, kaya humanda na kayo. Ito at talaga to, ah, inano ko na sa utak ko na huwag kang magagalit, OG, kung ang anak mo ay may sabihing kakaiba tungkol sa'yo. Magkakaalaman na lang yan sa tuition fee. The joke lang. Kung makakapag-aral sila, charot. Oh, anyway, ayan. So, ang gusto nilang malaman, maraming gustong malaman tungkol sa pamilya ko, kung paano ako bilang isang tatay, kung kumusta ako bilang yung mga anak ko, bilang ano yung trato nila sa akin, at nung issue ba sa anak ko, kung ang tatay nila ay ganon. Ayan, yan ang malalaman nyo today. Ayan, syempre, nakasama natin si Direk Paul Kudel. Direk, dito ka nga. Gusto ka nila makita ng mga fans mo! Mahiya ko eh. Huwag ka mahiya! Ang arty-arty mo naman. Dad, bakit po? Wow! Ano dad? Oo, ayan. Si Direk, siya yung nagka-camera. Oo. Kaya imposible magkaroon ng walkout ngayon. Dahil may hawak siyang camera. O anyway, alam nyo, kaming mag-aama, pag nag-bull session kami, syempre, pinapatawag ko sila sa kwarto. Para marinig ko kung ano yung ano, kasi iba na ang kabataan ngayon. Pagdating sa kanilang mga pananaw sa buhay, at yung mga paniniwala nila, syempre, meron ding mga may impluensya din yan ng mga social media eh. Yung andar ng utak nila, di ba? Uh-huh. Ikaw, Erin, ikaw ang panganay. No. Totoo ha? Para kaming babae lahat. Para kay ano? Babae lahat. Bakit? Joke lang. Ano, wala. Parang hahanapin mo talaga sa tatay, gano'n. May intindihan ka kahit babae ka. Siya pa nga namibili ng mga napkin namin. Yung cart niya sobrang punong-puno ng napkin. Siya pumapakyaw ng napkin. Pati yes. Panty liner, no? Panty. Yung mga panghugas ng caps. Oo. Tapos, yung pag nagagalit siya, nagjo-joke pa rin. Yung ganun. Kaya hindi malam kung tatawa ka ba o si Seryoson. Hindi, ganun naman din. Kasi ayoko mag-shoot up ang BP ko, no? Kaya yun ang ginagawa. Serious pa rin ako pero nagpapatawa. So, ikaw naman, Gadi. I'm not yet done. Ay. Nag-i-English na si Erin, ha? I'm not yet done. Oh, ano? Tsaka ano, health conscious, sobra. Kasi, tipong, alam mo, araw-araw na naman dyan kami, yung vitamins nyo, ay nakakatabayan, ay hindi nakakadami ng people, so huwag ka magpuyat. Ganyan, yung mga ganyang salita, tapos ang taba mo na. Pasensya na kayo, kasi alam nyo, hindi kaya ganun na ugali ko sa kanila, kasi manager ako, talent manager ako. So yung imaging, bit-bit ko rin hanggang bahay, yung paano alagaan ang sarili, ang mukha, ang katawan. Aso, naputol tayo kanina. Oo, dahil na full memory na itong isang ating cellphone. Anyway, yun nga, yung sinasabi ko kanina, ewan ko, yung pagiging manager ko kasi, nadadala ko dito. Pag so, off-cam to, wait lang, pag off-cam to, tapos kumakain ako ng gantong oras. Oo. Galit siya, daddy. Papagalitan siya. Hindi kasi, tataba ka, no? Meron ka endorsement. Hindi, kaya ganun ako. Kahit hindi mag-artista yung mga anak ko, inaayos ko sila. Kahit yung mga ngipin nila. Diba? Yan yung mga nung araw hindi namin na-achieve.
dahil nga syempre hirap ang buhay noon. So, ginagawa ko sa mga anak ko. Investment 'yan eh para pagdating ng araw hindi nila ako sisihin. Daddy naman, bakit sungki-sungki ngipin ko? Hindi mo man lang pinagawa nung araw, 'di ba? Oh, anyway, so ganoon. Ano naman ang masasabi ni Gaddy, ang aking pangalawang anak? Na kung ilalarawan ko ito, eh, napakabilis ko mabisado ng mga kanta. Isang rinig lang niya ng song, kabisado niya na yan. Maliit pa siya, eh, fan na siya ni Madonna. Tapos nagtatalon siya doon sa sopa. What can you say about paano ko sa bahay, tsaka yung nagkaroon ba kayo ng problema dahil lang tape nyo, ganon? Sa school, may mga nagtatanong, di ba daddy mo si Diaz? Di ba bading yun? Oh, di ba bading siya? Oh, bakit? Daddy ko pa rin naman siya. Wala namang, I mean, sa amin kasi, no, alam naman ng mga tao sa school namin na anak niya kami. So, kilala yung pangalan namin. Pero, hindi naman naging issue ang pagiging pagiging ganun. Yung ibang dad nga, di ba? Yung ibang dad, hindi sila pumupunta sa mga PTC, graduation, joke lang. Pero si daddy, kompleto lahat pinuntahan niya. Kahit orientation. Kahit pumunta siya. Despite his busy schedule. Minsan ayaw niya akong papunta, hindi na kayo mareklamo. Kaya nga. Hindi, kailangan ko kasi yung ano, no? Ewan ko, meron kasi kung sakit ko yun eh, na kailangan ma-provide ko lahat yung pangangailangan ng anak ko. Kahit gaano ko kabisi, kailangan mabigyan ko ng oras yung school nila, sila mismo, yung pangangailangan nila. So, ganun. Kaya, minsan lang na ano sila, medyo, na ano ba sila, na-intimidate sila dahil ako tatayin yun. Hindi, parang ano lang, normal lang. Pero minsan nagugulat sila pag dumadaan ka, si ano, si... Di ba artista yan? Ay, anak pala niya si ano? Daddy mo yan? Ganun lang, parang... Oh, kasi sila? Parang wala lang, ayaw kasi namin ng nagyayabang na ano. Hindi naman kami mayabang na, oh, anak kami ng artista. Hindi namin sasabihin, ay, anak kami ni OJ Diaz. Like, kasi sasagot nila, oh, pakik ko. More like tinatag, parang low-key lang, low-key. Low-key, oo. Hindi, ano kasi... Sabi ko sa kanila, kapag kayo ay nasa school, hindi nyo kailangan iyabang yung pangalan ko kasi baka bigla kayong tarayan pabalik. Na sino ba yan? Bueno, ngayon kung tatay mo yan, di ba? Kaya sinasabi ko sa kanila, hanggat hindi tinatanong kung sino tatay nyo, huwag kayong magsasalita. Kasi yun lagi kong, yung orientation ko sa anak ko. Huwag nyo nang iyabang yung pangalan ko, baka sabihin mo, sino ba yan? Tatay mo ba yan? Bueno, ngayon kung tatay mo yan, di ba? Kaya nananatili silang humble. One time merong, sino ba yung sa inyong dalawa? Sa kanya yata. Yung may mga kaklase dito, doon pa lang nila nalaman ako. Ako yun. Ako yun. Ano yung ito? Sabi nila parang, nagulat na, una na shock sila, starstruck sila. Then nandito sila, diba? Mm-hmm. As parang sinabi nila, daddy mo yan? Parang gano'n. Tapos nakatitig lang sila. The afternoon, sabi nila sa akin, parang, bakit hindi mo kinukwento, ganyan-ganyan? Bakit hindi mo sinabi? Hindi. Ito, minsan nagmalaki pa si Erin. Daddy, alam mo ba, yung school guard namin, tinanong niya, daddy mo ba si OJ Diaz? Ano sinabi mo? Hindi ako kumibo. Ba't hindi ka kumibo? Ayaw ko nga lang kwento. Kasi diba sabi mo, huwag mong iyayabang. Abay, tinatanong ka naman kung sino tatay kung tatay mo ko. Siyempre, i-confirm mo lang. Oo, no, ganyan ako nung bata. Alam ko yung nagtatanong sa akin, ganyan lang ako. Hindi ko alam. Hindi, kasi iyon ang ano ko. Basta, mas maganda na yung lahat ng merit na makuha ninyo, lahat ng credits na makuha ninyo, dahil yun sa kayo yun, hindi dahil ako yung tatay ninyo. Kasi masarap pa rin namang ma-feel na at the end of the day, nagwagi ka, na-achieve mo yung bagay na yon, nang hindi ka, hindi mo ginagamit yung tatay mo. So, wala namang problema nung ano. Kasi one time, na-tense ako kasi pag... Punta ko ng St. Mary's eh, paatin akong PTC, mga bigla ko makarinig na, bakla, bakla, bakla yan, di ba? Baka gumanan, Diyos ko, andito yung mga anak ko, sabi ko. Eh, nung pagpunta ko doon, ay, ikaw yung nasa TV, ikaw yung artista. Sabi ko, oh my God, buti na lang yun ang sabi. Tapos, o kaya ano, oy, Sir Paeng, yung ganun sila mag-ano. Ayun, at least tinatawag ako dun sa ano, kung ano yung pagkakakilala sa akin. So, iniiwasan ko yun, kaya ang ending, nakahinga na ako ng maluwag dahil nung pinagkakaguluhan ako ng mga bata, yung mga kapato sa akin, eh, parang feeling nila, agawin ako sa kanila. Okay, so, si George naman, ako hindi naman tumasalita. Ano siya eh, silent doer. Introvert. Oo. Introvert ka ba? Hindi naman masyadong, hindi.
Ito, yung mga anak ko, sweet yan. Sila lahat nung maliliit sila. Pero pag lumalaki na, kailangan ko intindihin na, syempre, yung iba, nababaduyan. So, hindi na sila masyadong sweet. Si George, super sweet yan nung araw. Umiiyak pa yan pag may sakit ako. Siya yung nag-asikaso sa akin, kaya gusto niya dati mag-nurse. Gusto lang niya maging maid para sa Cinderella. Oo. Pero syempre, nag-iiba nga ang mga bata. Ano bang nangyari, George? Ba't hindi ka na masyado sweet? May yung mga na-discover ako. Like, ano, yung mga klasiko. Kasi, iiyak ko. Ba't nga? Bakit? Why are you crying? Ano na-discover mo sa mga kaklase mo? Why? Why? What's wrong? Ito pinaka-sweet kong anak nung araw. Hindi siya matutulog hanggat hindi ako pumipikit. Ganun siya. Pag may sakit ako, ano na-discover mo? Nung, binubuli ako, doon ako naging tahimik. Binubuli ka? Sino nagbubuli sa'yo? Yung mga kaklase mo? Mga guys? Kasi weak-hearted ako eh. Ano na? Weak-hearted. Ah, oh, yeah, oh, tapos? Kaya gusto ko nagpalit ng school. Ah, kaya nagpalit ka na ng school? Yeah. Kaya okay na yan. Weak-hearted ka pa din ngayon. Hindi na. Dapat matapang ka na. Dati gusto niya maging nurse. Tapos maging maid. Gusto niya. Hindi, para lang sa akin. Para lang maalagaan niya ako. Tapos, nag-iba na. Tapos gusto niya maging architect. Tapos ngayon, ano naman gusto mo? Artist. So, susuko ka pa. Pag binuli ka, ano ka na? Ganun ulit? Dapat ano ka na? Oo, matapang ka dapat. Hindi ka dapat bumigay. Kasi pag bumigay ka, lalo ka nilang aanuhin. Pag umiyak ka, naramdaman nilang mahina ka, lalo ka nilang ibubuli. Pagka ganun din, isusumbong mo sa teacher mo. Ha? Para maano. Kaya isumbong mo sa akin. Ako pa ba? Well, anyway, naalala ko, si yung Father's Day, yung kinder kayo, tapos may dinala siyang picture namin tatlo. So, may kaklase kang pangalan, Jerome. Nagtatalo kay ni God sa harap ko, ha. Sabihin mo na kay Daddy, ayoko, ayoko, baka magalit si Daddy. Sabihin mo na kay Daddy. Sabi ko sa Erin, Daddy, ano yan? Hindi, sabihin po si Ate Erin. Tapos sabi ni hindi kasi Daddy, nagpadala ng picture si teacher. Eh, nakita nung kaklase ko si Jerome. Sabi ni Jerome, Daddy mo ba yan? Oo. Bakla naman yung Daddy mo eh. Hindi, boy to. Bakla yan Daddy mo. Hindi, boy to. Tapos tinanong ko siya, anong ginawa mo? Hindi ko nalang pinansin kasi kinuha na siya ng teacher. Iniwalay na sa akin, nilayo na. Kaya sabi ko sa kanila, next time, ha? Pag sinabi ng mga kaklase nyo na or may mga friends kayo na sasabihin, bakla ang daddy mo. Huwag kayong magagalit. Saka lang kayo magalit pag sinabi ang daddy nyo, tomboy. No offense man sa mga LGBTQ. Yun nga yung inaano ko sa kanila. So, paunti-unti, nalalaman naman din nila. Tsaka hindi na issue sa kanila. Medyo, kumbaga pride nila ako. Ito, tama ba? Pride nila ako. Ako, natutuwa na din doon. Importante kasi, physically present ako lagi sa buhay nila. Diba? So, ikaw, Cory, what can you say about Daddy? Nasanay ako matulog sa kwarto ni Daddy. So, pag lumilipot ako dun kila Ate Erin, mamimiss ko siya ng midnight. So, parang lilipot ako sa kanya. Tapos naglipat na mapapaalam siya kasi, matutulog siya. Sabi, okay, go. Tapos, madaling araw, lilipat kasi namimiss niya ako. So, si Cory kasi, sobrang feeling ko nga paglaki nito, social worker to eh. Kasi, grabe ang empathy niya. Grabe yung empathy niya sa tao. So, nakikita ko sa kanya yun eh. Parang happy siya when she makes people happy. Tapos, inuunawa niya yung ugali ng isang tao kung bakit gano'n. Tapos siya yung mapagparaya din. So, nakakatuwa yung gano'ng ugali. So, big deal ba sa'yo, anak, ng daddy mo, Bading? No. It's very fun kasi sometimes na-understand niya yung mga problems namin. At para na rin siyang mommy and daddy. In one. Oo. Ganun ba? Anyway, so, hindi kasi
ganun ako sa ano eh, sa mga actually hindi ako ganun sa mga kapatid ko, ako ganun sa mga anak. Kasi syempre, ang lagi kong katwiran, ako nagmamanage ng hindi ko kaano-ano. So, kung sila namamanage ko ng maayos, importante, mas maayos ko yung mga anak ko. Para may maipagmalaki ako sa ibang bata na kaya kitang ayusin, si maayos yung mga anak ko. So, ganun. Can you act? Okay. Happy. 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 Punk. Sad. Punk. Angry. Punk. Hindi maliligo ka ba ngayon? Wala. Wala kayong dapat ipagmalaki sa akin. Kaya ako masyadong naniniguro kasi baka wala. Siyempre sinasabi nila, mag-anak ka para may mag-alaga sa'yo pagdating ng araw. Ganyan. Sandali. Direk. Naniwala ka ba? Kailan ba ako hindi naniwala sa mga sinabi mo? Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Ay nako, ewan ko dyan, tapusin yung vlog mo, alis na. Oh no! Hoy! Ang arte! Hoy! Ano nangyari dun? Meron akong i-aminin sa kanila. Gosh! Paano pa sinabi kong meron? May anak ko bago ka lang. What? Ready na ba kayo to face?